الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ngayon mga kapatid nandito tayo ngayon sa aeroplano mula Pilipinas patungong Riyadh at ngayon ay ituturo natin ang tamang paraan po ng pagdarasal sa Islam habang tayo po ay naglalakbay at unang-una po sa paglalakbay natin ay basahin muna natin yung panalangin. Kahit saan tayo sasakay, basta malayo paglalakbay, basahin natin ang panalangin na itinuro sa atin ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladhi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadal birra wa taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alayna safarana hadha wa tu'anna bu'da. Allahumma anta sahibu fi safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udhu bika min wa'tha'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalab fil mali wal ahl. So yan po yung panalangin sa paglalakbay. Pagkatapos, so yung pong apat na tayo kagaya ng duhur, asar at saka aisha ay pwede po natin gawing dalawang tayo na lang. So yung duhur, isasagawa natin ng dalawang raka'a o dalawang tayo. At yung asar ay dalawang tayo na lang po. Dito po ay pagpapagaan sa atin ng Islam sa paglalakbay natin. Ngayon habang tayo ngayon nasa aeroplano, mahirap po ditong magsala na may sagawa natin ng kumpleto ang haligi ng sala kagaya ng sujud. Kasi wala pong lugar dito na pwede mong isagawa yung sala eh. Kung mapapansin nyo po, wala pong bakanting lugar dyan. So wala tayong, hindi tayo makapagsala dun sa mga sa dulo. Kasi po ginagamit po yung daanan ng mga tao. So ang mangyayari po niyan, dito po natin isasagawa yung sala sa upuan. So bilang karagdagan din po mga kapatid sa pananampalatayang Islam na ang pwede lang po natin bawasan sa ating sala na gagawin natin dalawang raka'a, dalawang tayo ay ang apat na tayo lamang. Kagaya po ng duhur, asar at aisha. Samantala, yung maghrib na tatlong raka'a ay mananatili po yan sa bilang niya. At ang fajr na dalawang raka'a ay mananatili po sa bilang nila yung dalawang sala na yun, yung maghrib at ang aisha. Samantala, yung duhur at asar at saka yung isha ay pwede natin gawing dalawang raka'a na lang o dalawang tayo na lang. Yan po ay pinahintulutan lamang sa atin na naglalakbay. At karagdagang kaalaman din po mga kapatid na ang pwede lamang natin bawasan na sala ay yung apat na raka'a lamang o apat na tayo. Yun po yung duhur, asar at ang aisha. So yung apat na tayo kagaya ng asar o duhur, asar at saka aisha ay pwede natin itong isagawa na dalawang raka'a o dalawang tayo na lang. Samantala, yung maghrib at saka yung fajr ay mananatili po sa bilang nila. Hindi na po pwedeng bawasan yun. Yung maghrib na tatlong raka'a ay mananatili po sa kanyang bilang at yung fajr na dalawang raka'a mananatili po sa kanyang bilang. Ito pong pagpapaiksi ng sala o tinatawag na qasr, al-qasr ay pinahihintulutan lamang ito sa ating mga biyahero o mga traveler. Kaya sa wikang Arabic ay musafir. Hindi po ito pinahihintulutan sa mga residente, yung hindi po naglalakbay. Ang tawag naman sa Arabic sa pagsasamahin natin yung duhur at asar at ang maghrib at ang isya ay jama, jama'an. Pag pinaiksi mo yung duhur at asar, ginawa mong dalawang raka yung apat, kasr, jama'an wa kasran. Ngayon bilang biyahero ay napakaluwag po ng oras ng pagdarasal natin kasi pagdating ng duhur, pwede ka na magsala kasama mo yung asar. Yun ang first option mo. Pangalawang option, magsasala ka ng duhur sa oras ng asar. Kung ang asar is alas 3, so sa 3 p.m. or 4 p.m. saka ka magsala ng duhur and then isama mo yung asar, ang tawag doon ay jam'u at ta'khir, pagpapaliban mo sa duhur. Samantala, pag nagsala ka sa oras ng duhur at isinama mo yung asar, ang tawag doon sa wikang Arabic ay jam'u at taqdim, maaga mong isinagawa yung asar. Yan, maaga mong isinagawa yung asar
Samantala pag sa asar ka nagsagawa ng duhur at doon may sinagawa yung duhur kasama yung asar, ang tawag doon ay jamot ka'akhir, ipinagpaliban mo yung duhur. Yan po mga kapatid. Nandito po tayo ngayon sa loob ng silang eroplan. So, ituturo natin kung paano kumagsagawa ng luto. Dito po sa loob ng eroplan, hindi na po natin kailangan bigkas yung bismillah. Pagdating sa paa, pupunasan na lang po natin. So, sa yahero, mayroon tatlong araw na kahit hindi mo natanggalin yung wedges mo o yung sapatos mo pag nagluto ka. Ang kondisyon, kinakailangan makapag-udo mo na kayo bago nyo isuot ang sapatos mo, medyas, para sa ganun kapag nasira po ang hinumudo, so pupunasan na lang po bago niya. So ganito po. Yes. Three times. So, hindi na po natin binigkas yung bismillah kasi sa siwat. Sa ibabaw na. So, pwede na tayo mag-pray. Gawin lang po madali.
mga kapatid, yung pong pray natin kanina na nakita nyo, yun po yung maghrib. So yung maghrib po ay hindi po siya nabawasan ng raka'a, mananatili po siyang kumpleto. So ngayon isusunod natin yung isya, pagkatapos natin may sagawa yung maghrib. So napansin nyo po kanina na yung pong ruko at saka sujud ay nakaupo ako kasi hindi ako makapagruko at hindi ako makapagsujud. Ang pagkakaiba lang nila kanina, mas mababa yung ulo ko pag nagsujud ako kaysa sa pagruko. So ngayon, susunod na isasala natin yung isya pagkatapos ng maghrib. Pwede natin salahan yung dalawang sala, yung maghrib at ang isya sa ating paglalakbay. So narito po yung isya. Yung isya po apat na raka, apat o apat na tayo. So gagawin natin yung kasar, gagawin na lang natin dalawang rakaan na lang po. Kung mapapansin niyo po mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, yung pong isya na apat na raka, ginawa ko na lang pong dalawa. So pinagsama ko po yung maghrib at saka yung isya sa aking sala at pinaghiwalay ko po sila na may ikama sa pagitan nila. So ganun po yung tamang pamamaraan ng pagsasagawa ng sala sa eroplano. Ngayon, itinayo po natin sa eroplano yung sala kasi po yung pagtayo, yung qiyam, ay haligi po ng sala yon at hindi po matatanggap yung sala natin kung tayo po ay umupo. Kasi sa mga obligadong sala, kinakailangan po tayo nakatayo. So dito po sa kinaupuan ko, pwede po akong tumayo dito. Ngayon ang tanong, paano kung yung sala ko hindi ako nakaharap sa kibla? Hindi po tayo pipilitin ng Allah kung hindi nakaharap sa kibla ang ating pagsasagawa ng sala. Kasi mahirap pong humarap sa kibla na tayo ay nagsasala habang tayo ay nasa eroplano. Kasi kung saan man nakaharap yung eroplano, doon lang tayo pwedeng humarap sa pagsasagawa ng sala. Ang Allah subhanahu wa ta'ala kanyang sinabi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hindi pipilitin ng Allah ang kanyang alipin o ang tao sa bagay na hindi labas na sa kanyang kakayahan. At sabi pa ng Allah, fattakullaha mastata'tum, katakutan niyo ang Allah sa abot ng inyong makakaya. Ngayon kung asar at dhuhr at asar naman ay pwede niyo pong pagsamahin din yun. Yung dhuhr pwede niyo na pong gawing dalawang raka'a yun yung kasar.
at yung asar, dalawang rakaan na rin po. At pagsamahin nyo na, kumbaga magkasunod na din yung isa sa gawang sala, na ang isa sa gawa yung dalawang yun, yung duhur at asar, pagsasamahin nyo, yun naman yung tinatawag na jama. So naway karagdagang kaalaman po ito, mga kapatid. So na, ngayon mapapansin nyo po, wala po talagang bakante na lugar sa aeroplano na to kung saan pwede tayo magsala, kasi hindi naman tayo pwede magsala dyan kasi yan po ay daanan ng mga pasahero. So hanggang dito na lamang, mga kapatid. Yan po ang kagaanan sa Islam, na kapag paglalakbay natin ay nauubos yung oras ng sala, ay kinakailangan ay may isagawa natin ang sala kahit na tayo ay nasa aeroplano. Pero kung halimbawa Manila to Cotabato, o kaya ay Manila to Davao, Manila to Zamboanga, Manila to Cebu, sa loob ng Pilipinas, hindi natin pwedeng isagawa yung obligadong sala sa loob ng aeroplano. Kasi bakit? Sandali lang po yung flight natin. So kumbaga aabutan pa natin yung oras ng sala sa lugar na pupuntahan natin. Samantala kapag pupunta tayo sa ibang bansa, mauubos po yung oras ng sala. Kaya kinakailangan na may isagawa natin ng sala habang tayo ay nasa aeroplano, kasi aabot yung maraming sala po ang maiiwanan natin. So hanggang dito na lamang po. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.